Welcome to Donmar TV News Channel. Gigil, sa galit na binantaan ni Pangulong Duterte si dating DFA Secretary Albert Del Rosario na kasuhan niya kaugnay sa kumbaga paratang ng dating DFA Secretary na nakialam ang Chinese government sa nakaraang 2016 elections para manalo umano si Pangulong Duterte. At sinabi niya na talagang may mga impormasyon siya na itong si Secretary Del Rosario ang nagbigay ng impormasyon sa sinasabi niya ay yung sa Washington, State Department at ilan pa. Sinabi ng Pangulo na kung nasa giyera lamang ang Pilipinas ay siya, ay itong si Del Rosario ay guilty ng treason o pagtraidor sa ating bansa. At sinabi rin niya na gusto niyang makita itong si Secretary Del Rosario at kung sila ay nagkaharap ay kanyang bubuhusan ng kape sa mukha itong si Del Rosario. Pakinggan pa natin yung dagdag na bahayag ni Pangulong Duterte. We are still investigating it. But you know, ikaw, Alberto, pag nasilip ko lang meron ka, I will charge you for sa... Marami akong ididemanda sa iyo. Ako, I have not, for the life of me, sued anybody, libel or anything, during my 23 years, 4 years as congressman, tapos vice mayor, hanggang presidente. Pero ikaw ang habulin ko kasi ikaw ang nag-transmit sa message. You are in olden times, kung atwar lang tayo sana, you are guilty of treason. Kaya nga pala, kasi hindi ka Pilipino, kung saan ka napulot, bakit ang itsitsura mo, hindi ka talaga Pilipino sa totoo lang. At ayun no, ang mabigat sa iyo, ikaw yung nag-transmit. And I said, that is treason. Kaya daldal ka ng daldal dyan, anong China magtulong sa akin? Gago ka, saan mo nakuha yan? 16 million makuha mo ng tulong sa ibang bayan? 16 million mabili mo? Ang aking majority is 6 million over lahat 16 million. 16 million plus voted. 6 million of that was my majority over your friend. Kaya ikaw, ikaw yung mukha mo, hindi ko nga malaman kung Pilipino ka ba o are you Pilipino? I want to see you personally. Where can I meet you? Saan ka ba nagkakape-kape? Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Maniwala ka. Hindi ka maniwala. Subukan mo. Try conveying to me the message where I can find you. At pupuntahan kita. Hindi ako magdala ng security. Ako lang. Ibuhos ko yung kape sa mukha mo. Yan yung bahagi ng pagbabanta ni Pangulong Duterte kay dating DFA Secretary Albert Del Rosario. Balikan ko lamang yung issue na galit ang Pangulong Duterte kay dating DFA Secretary Del Rosario. Kasi yung gusto ko yung context doon na binabagit ni Secretary Del Rosario dati na naalhal daw ang Pangulong Duterte sa tulong ng China, Abong Borimon. That's right. Sinasabi nga ni Secretary Del Rosario na noong February 22, 2019 nakatanggap sila ng impormasyon mula sa ANIAI, most reliable international entity, na ilang mga mataas opisyal ng China ay ipinagyayabang na naimpluwensyahan nila yung 2016 na Philippine elections kung saan ay nanalo nga si Pangulong Duterte. At sinasabi rin ni dating Secretary Del Rosario na maaring mabalidate, mabilis lang daw na mabalidate ng ating embahada sa Beijing yung naturang report. At yun nga, at sa sinasabi rin niya na yung mga hakbang daw, naging mga pahayag ng Pangulo kaugnay sa West Philippine Sea issue
ay nagbibigay ng credence o kredibilidad sa kanyang impormasyon. Bagay na pasingulingan nga kagabi ni Pangulong Duterte at kanyang sinisilip daw yung mga impormasyon kumbaga ipinadala ni Secretary Del Rosario sa Eiderman na sinasabi niya na international or foreign entity Bombo Elmara. Naasara ang Pangulo kay Secretary Del Rosario. What about kay Sir Manny Pacquiao? Naungkat ba ulit kagabi, Bombo Raymond, yung issue naman sa PDP laban ng kanyang dinaluhan itong nakalipas na Sabado, Bombo Raymond? Well, hindi masyado, Bombo Elmara. Wala siyang pagbanggit ulit. Dahil actually, patapos na yun, yung parang sa tingin ko, nung tinutukan natin kagabi, bago mag-alas 12, patapos na yung si Pangulong Duterte, pero nung nagsalita si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pero medyo parang sa tono ni Secretary Panelo, inuudyukan o sinusulsulan niya, parang tinitrigger niya si Pangulong Duterte. So eventually, nagtagumpay si Secretary Panelo at bumanat talaga itong si Pangulong Duterte, Bombo Elmar. Di na nakapagpigil, galit-galit sa kanya naging binitawang banta kay Secretary Del Rosario. Mantakin no, yung hahanapin daw niya, susugurin para buhusan ng kape sa mukha si Secretary Del Rosario. May tuturing na illegal ang National Council meeting ng PDP Laban na oorganisahin ng napatalsik na presidente ng partido na si Senator Manny Pacquiao, ayon yan sa kanilang Secretary General. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Melvin Matibag na salig sa kailang constitution ang party chairman ang siyang maari lang magpatawag ng National Council meeting. Dadaan din anya dapat ang proseso sa presidente ng partido, posisyon na hawak na sa ngayon ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Noong Sabado, inihalal ng PDP Laban si Cusi bilang kapalit ni Pacquiao sa idinaos ng National Assembly. Binatikos si Pacquiao ang assembly na ito at kinwestiyon kung bakit ito pa ang inaatupag sa halip na iwasan ang pagkalat ng Delta variant. Natili pa rin tanggal itong si Energy Secretary Alfonso Cusi kahit pa na italaga itong Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sinabi ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang Executive Vice President na patuloy pa rin nakatiwalag itong si Cusi sa mata ng National Headquarters ng naturang partido. Nanindigan din ang senador na ang paghalal ng bagong party officials ay hindi otorisado at hindi maapektuhan ang PDP Laban structure. Nauna nang tinanggal sa pwesto itong si Cusi bilang pa-Vice Chairman at si Melvin Matibag bilang Deputy Secretary General dahil sa mga paglabag-umano sa konstitusyon ng kanilang partido. Naniniwala naman si Albaya 1st District Representative Edsel Lagma na may ibang intensyon si Pangulong Rodrigo Duterte kaya balak nitong tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Sinabi nito na ang tunay na intensyon nito ay para maging successor president. Alaman niya ng Pangulo na walang immunity ang vice presidente laban sa anumang kaso. Isa anyang malinaw na panluloko ang alibay ng Pangulo na makakuha ito ng immunity mula pagtakbo sa pagka-vice presidente. Nauna nang sinabi ng Pangulo na isang panakot lamang sa mga kritiko nito ang pagtakbo nito sa pagka-vice presidente sa bansa. At nitong pinakahuli ay kaya ito tumakbo o tatakbo sa pagka-vice presidente matapos na pagbantaan siya ng mga kritiko na siya ay kakasuhan.